What's up mga bro? Ah, nagkabit tayo ng ano? Ng Bosch FC2 dual horn kay Click. Hop. So, ganun din yung kinabit ko kagaya kay ano, kay Honda Beat. Ganun din kasi tested ko na eh. Alam ko na na matibay tsaka maganda yung tunog. Ayun. Saktuhan lang ba? Ayan, hanggang ngayon nakakabit pa yung kay Beat. Okay na okay pa, mga 2 years na rin siguro. Nakayo na rin ang kinabit ko kay Click. Ayun. Ano yun? Compact disc horn. Mag-grocery kami ngayon ni OBR. May dinaanan lang kami dun. Papakita ko muna sa inyo yung installation process, no? Kung paano ko kinabit yung Bosch FC2 compact disc dual horn. Alright, ito yung kakabit na ating busina, no? Bosch FC2 compact disc. Nabili ko ito sa Shopee ng 800 yata. 800. Sa mismong ano, Shopee mall ng Bosch. So, legit to. Bosch talaga mismo. Lagi ko yung link sa description. Ito kasi package na to eh. May kasama na siyang Bosch relay din. Yan. SPST. May kasama na rin electrical tape. May kasama na rin siyang fuse box. Ayan, inline fuse. Wala pa siyang lamang fuse. Ano. Malaki yung fuse na to eh. Ang ginagamit ko sa motor yung mini fuse. Ayan, ito parang standard to eh. Malaki siya. Hindi natin gagamitin to. Meron naman akong linya din ng ano. Or meron ako doong fuse box, inline fuse na nakakabit kasi last time nagkabit ako ng MDL. O doon na rin tayo kukuha ng power. May inline fuse na yun. Ayan, yun lang yung kasama nya. Ayan. High and low. Bosch FC2. Tapos gamit din tayo na ano. Automotive wire 16 gauge para sa negative tsaka sa power, tapos yung 18 gauge sa ibang wiring. Pwede rin 16 ang gamitin nyo, kahit na pwede naman eh. Ito yung SPST natin, yung Bosch din yan. May kasama rin sya mga connector pala, ano, para kung gusto nyo hindi na ihinang dito sa relay, yan, pwede nyo i-gamitan ng connector. May kasama palang fuse sa loob lang pala nito. Ayan, ito yung para sa ano, dito sa relay, tapos pwede rin sa busina, pwede yung gamitin dito sa mismong busina yung mga female connectors, pero ako ihinang ko na kasi hinangan ko na ng mga wires to. Ayan, nakahinang na pati yung relay, hinangan ko na din mga linya nya. Kasama yung fuse, yan, malaki siya, 15 amperes. Pero ang gagamitin lang natin dito, 10 amperes. Kasi based dito sa specs nya, ano, wala akong makikita nyo. Pero nakalagay dyan, 12 volts, 4 amperes times 2. Ibig sabihin nun, yung amp draw nito, 4 amperes each. So, bali 8 amperes ang amp draw nya. Ang gagamitin natin, 10 amperes. Now, kung may existing na kayo na, ano, na linya, so, yung sa akin, nakakabit doon, 5 amperes eh, para sa MDL. Ngayon, dadagdagan natin ng 10 amperes, so magiging 15 amperes. So, 15 amperes yung ilalagay natin ngayon doon sa may inline fuse. Pakita ko sa inyo yung ano, diagram kung paano natin kakabit to. Ayan yung diagram natin. Ito yung dalawang busina. Ayan. Yung representation nya. Dalawang yung relay. Tapos, ito yung sa stock horn natin. Meron niya kasing dalawang ano eh, dalawang wires. Yan ang gagamitin natin as trigger ng relay. Tapos ito yung supply natin or yung battery. So una natin ikakabit dyan yung number 30 ng relay
papunta yan sa positive ng battery, tapos dadaan yan sa fuse box or inline fuse. Ito nga yung sinasabi ko kanina. Ayan, papunta yan sa number 30 ng relay. Ayan. Tapos itong dalawang busina natin, wala yung polarity ha, pwede kasamahin natin yung dalawa dyan kahit alin, basta magkasama, wala siyang polarity. Tapos kakabit natin yung isa dyan sa number 87 ng relay. Tapos yung isang side kahit alin dyan, wala ang polarity, punta sa negative or sa negative ng battery or body ground. Yung sa akin kasi meron akong linya sa na nakarekta sa negative ng battery. So doon natin kakabit to. Tapos tong 85 at 86, ayan yung trigger ng relay. Yung isa sa negative or body ground. Ah, mali pala, nalito ako. Itong 85 at 86 dito sa galing sa stock horn. Ayan, yun ay kakabit natin dito. Wala ring polarity. So ito, either kahit alin doon sa dalawang tinanggal natin sa stock horn na dalawang wires, yun ay kakabit natin dito sa 85 at 86. Yun yung magiging trigger para pag binusina natin, papasukan niya ng positive, magpapower up yung coil dito, magkakaroon ng connection tong 30 sa 87, kaya magkakaroon ng power yung busina natin, kaya siya tutunog. Nagkamali lang tayo ba? Wala to. Nalito ako eh. Set up ko na muna yung ano, yung busina sa motor, tapos mag-wiring na tayo. Hinangan ko na rin to mga kailangang wires sa relay tsaka dito. Ano? Alright, yan, medyo na setup ko na yung harness natin sa dual horn. Ito pala yung stock horn natin. Tinanggal ko na siya. Yan, nilagay ko na kasi dun yung ano, dual horn. Sinusukat ko kasi kanina kung paano mapag-fit. Ayan yung dual horn natin, nakabit na. Ayan, nakita nyo ba? Napilatan ko siya ng mabang bolt. Tapos merong nut sa likod. Ayan, mamaya pakita ko, baklasin pa natin yan. Para mas mapakita ko sa inyo yung paano pagpapwesto nyan. Itong harness natin, ayan. Hininangan ko na dito. Ayan, ito yung 87 tsaka 30. 87 at 30. Yung 87, dalawa yan. Ito yung dalawa. Ito. Yan yung papunta sa dalawang terminals magkabila nung dual horn natin. Tapos ito yung sa papunta sa kabilang side nung dalawang horn. Yan yung magiging negative natin. Papunta yung sa ground. Yan ito. Papuntang ground yan. Tapos yung number 13 nito papuntang battery ito. So 85 at 86, yan yung dyan natin lalagay yung wire ng stock horn. Pinagkabitan ito, yung pinagtanggalan. Ito natin lalagay yan. 85 at 86. Ito pala, hindi ko napakita. May kasama rin pala yung binili natin ng horn nito. Ano, pwede may ilagay dito eh. Pero sa case ko nga, gusto ko nakahinang. Ano, ito na lang yung ginamit ko. Para sa connector ng dalawang horn. Balutan ko na muna ito ng electrical tape para mas malinis. Tapos pakita ko sa inyo yung setup ng dual horn. Baklasin natin ulit. At tinanggal ko na yung araro. Pakita ko na sa inyo yung pag-setup nito. Ito yung sa stock horn. Yan. Tatanggalin na natin yan. Tanggalin natin itong stock horn. Nandito yan. So ito yung dalawang wire niya. Ito yung kakabit natin sa 85 at 86. Itong bolt nung ano, sa stock horn, palitan natin na mas mahaba yan. Kasi sa likod na natin yung mamount yan eh. Yung dual horn. Kabit lang natin yan dito. Tapos lagyan natin ng washer. Tapos kabit natin yung isa sa dual horn. Dito. Tapos yung isa din. Ito ilalim to. Nabaligtarin ko lang. Yan. Tapos washer ulit. Yan. Tapos lagyan natin ng nut. Siguro ito palitan ko ng ano to. Lock nut to. So ngayon ito na lang muna. Wala na akong lock nut eh. Doblein ko na lang siguro. Ano. Ah, ganyan may itsura niya. Ito, nakabend ng pag-anon. Binend ko lang na ganun. Tapos ginanon ko ng konti. Paano siya tumama dito pag lumiligo? Ayan.
may clearance. Bend nyo lang, diskarta nyo lang ng position. Pero ganyan yung gagawin ko na position. Yan. Mas maganda ako nakakabit din yung araro para makikita nyo kung tatama to. Pero pwede naman itong i-adjust-adjust eh, bago nyo higpitan. Kahit nakakabit yung araro. Magbit na natin itong relay harness natin. Nakabalot na ng tape. Itong dalawang to, ito yung papuntang 87 ng relay. So kahit dyan lang dyan, kabit natin dyan. Okay, mas mahaba syempre dito. Sinukat ko na yan. Tapos itong dalawang to, yan. Negative yan. Punta ang body ground or rekta sa negative ng battery. Yan, nakakabit na. Mat ko lang. Palusutin ko lang sa taas. Sa taas natin lalagay yung relay. Kasi itong wire ng stock horn, gabit natin yan sa 85 at 86 ng relay. Yan, nakabit na 85 at 86. So, dito na lang tayo sa 1030. Kasi ito yung negative galing sa dalawang kusina. Gabit na lang natin yan sa positive at negative ng battery. No, yun lang yan. So, ito nga sa akin, meron na. So, magtatap na lang ako. Meron ako dito eh. Yan yung linya ko. Ito, negative, positive, tsaka ano to eh, accessory line via fuse stop. Ang magtatap tayo dito sa positive at negative. Yan, packet yan eh. Ginamit ko yan dito sa MDL. So, ito yung positive ko. Yan, merong 5 amps na fuse. Papalitan na natin yan ng 15 amperes. Kasi ito, negative, yan yung negative. Ito naman yung sa accessory line. Ang gagamitin lang natin, positive at negative. Palitan ko muna ito ng 15 amps. Yan, tanggal ko na yung 5 amperes, ito na yung 15 amperes. Okay, tayo dito. Magtatap na lang ako ng So, yung dalawang huli kakabit natin, tap ko na lang sa positive at negative dun sa linya. Sa linya nito. Yan, nakapag-tap na ako Ito yung positive. Yan, positive yan. Ito yung negative. So, okay na tayo sa supply, sa power, tsaka sa negative. Tapos tingin natin. Lakas. Yan, okay na. Yan yung tunog ng dual horn natin. Yan, kaya pala hindi ko hininang to. Kasi tinanggal ko na itong stock horn eh. Kasi yung ginawa ko nung kayo on the beat, andun pa rin yung stock horn nakakabit. Para ko limbawa, magre-renew ako. Pwede kong tanggalin yung stock horn wires yung nakakabit sa relay. Babalik ko sa stock horn. Ngayon, gagawin ko. Ano ba? Kung paparenew ako, hindi ko sigurado na kung papasa. Pero pasado naman yan eh. Sa decibel limit. Pwede kong tanggalin yung stock horn wires. Pwede kong ikabit either sa high or low. Yan, para tunog stock pa rin. Ganun yung tunog niyan eh. Pag isa lang. Para kung ano ba, hindi pumasa sa inspection gusto. Balik daw ang stock. Ayan na, gagamitin natin. Parang ganun din naman yung tunog eh. Try natin. Ayan, tinanggal ko yung stock horn wire sa relay. Kinabit ko dito sa low ng dual horn. Ayan, tayo ng tunog. Ayan, tunog stock. Ayan, ganun ang gagawin ko kung hindi pumasa sa sa renewal inspection. Ayan, hindi ko hininang to. Itong mga connector na to. Kaya ginamit ko. Naisip ko kasi wala kasing paglalagyan na yung stock horn. Kailangan nang tanggalin. Kaya nang naisip ko na work around na. Ayusin ko na lang to. Yung cable management. Tapos okay na. Hihinangan ko rin yun yung pinagtapan natin. Ito, higpitan ko na lang mamaya to pag nakabit na yung araro. Para sigurado hindi sumasabit yung sa ilalim. Ito. Kaya wala naman sabit yan sa dito. Pag nililigaw, wala na siyang sabit. Na kailangan i-bend nyo ito paloob. Ayan, pinagtapan natin, okay na din. Tapang ko na. Okay na. Buhin ko na lang.
unboxing ulit natin last time. Okay na, naigpit ako na to. Naigpit na yan. Okay na rin yung alignment niya. Medyo mahirap nga lang makita. Pero yan, walang tama yan dito. Walang sabit. At niligaw, wala rin sabit. Okay na yung dual horn natin. Bosch FC2. Ito yung relay. Nandiyan ako nilagay. Para abot yung ano. Yung stock horn wires. Okay na. Ah, para sa nga ba yung ano, malakas na busina na ba tayo nag-i-install niyan? Siyempre, para marinig tayo ng mga motorista sa kalsada, lalo na pag mga high speed na yung takbuhan, sobrang hina kasi talaga ng stock. Ah, para mas dinig tayo. Ayun lang naman purpose nun. Pero siyempre, huwag kayong maglalagay ng sobrang ano, sobrang lakas naman na pang truck. Eksakto lang, meron kasi yung ano eh, decibel limit. Alam ko 105 decibels din. Yan nga pala, nagparehistro ko nung ano, nakaraan. Si Honda Beat. Tapos hindi ko na binalik yung ano, stock horn. Yan din yung mismo yung nakakabit, yung ano, Bosch FC2 kay Honda Beat. Okay naman sa ano, sa PMVIC, yung quick. Yan, dun ako nag ano eh, nag emission tsaka yung ano, inspection. Tinesta yung mga busina, yung mga ilaw, yan. Okay naman. Pasado naman siya sa ano, decibel limit. Na kaya wala kayong dapat ipangamba, no. Doon lang kayong magpa-test sa ano, quick. Ayun, okay naman yung sa ano, PMVIC. Yan. Okay na okay itong busina to, maganda malakas. Talaga maririnig ka. Tsaka yung Bosch na busina, talagang quality yan. Basta, syempre, original yung bibilin nyo. Meron kasi mga fake nyan eh. Si Kipi. Okay na okay yung quality. At yun yung sa kay Honda Beat ko, hanggang ngayon gumagana pa yun eh. Hindi siya nagiging ngungo yung, ano, yung tunog ng busina. Kaya okay na okay. Mga testing natin yung busina. Kasi wala tayong makita ang mababusinahan eh. Ay, ito pag overtake tayo, testing natin yung busina. Oh. Oh, ayun, malakas. Konti. Ganda talaga malakas ang busina nyo para marinig. Ay, mga gantong takbuhan, no? Mahirap ka namang marinig. Lalo pag sarado yung sasakyan. Mga kotse. Stock horn talaga, hina eh. Nasa sa renewal, okay na okay siya. Pasado eh. Pero tingin ko, magdidepende yan sa inspector, ano? Pero kung mayroon silang panukat, pasok yan sa decibel limit. Okay lang siguro, tapusin ka na yung vlog dito. Pauwi na rin kami ni OBR. Grocery lang, tsaka ano, ano bang nilakad natin? Bayad na bahay, no? Okay lang, mga bro. Alright, ride safe!